kamani magnet. Alam niyo bang, ang gamit ng durog na mga daon ng laurel ay marami pa. Kaya huwag kayong mag-alala kung maraming durog na daon ng laurel sa inyong tahanan sapagkat maaari nating itong gamitin na pampaswerte sa maraming bagay. Lalo na kung nais niyong swertihin sa inyong buhay at magkaroon ng maraming blessing at makabayad sa pagkakautang. Magagamit natin ang mga dahon ng laurel lalo na at ang mga durog-durog na ito upang tayo ay swertihin. Kung paano? Kung hindi pa kayo nakasubscribe, mag-subscribe lamang at huwag kayong maglilipat ng channel. Stay tuned mga ka-money magnet! Money Magnet, gusto nyo na bang matapos ang inyong mga pagkakautang at gusto nyo nang bayaran ang lahat ng inyong pinagkakautangan nang hindi na kayo nila iniiwasan na parang may sakit? Alam nyo naman, kapag tayo'y walang pera, wala rin tayong kaibigan. Yan ay may katotohanan. Ang matitira mong kaibigan ay yun talaga ang totoong kaibigan. Meron din namang positibong bagay kasi malalaman mo kung sino ang iyong totoong kaibigan sa oras ng kagipitan. Ngunit kung ayaw nyo nang maranasan ang paghihirap at pagkabaon sa pagkakautang, gawin na natin ang mga ritual na hindi nyo na kailangan gumastos ng malaking halaga. Kundi maghanap lang kayo ng mga durog-durog na dahon ng laurel o kung meron sa inyo sa loob ng inyong tahanan, pwede natin yung gamitin sapagkat maraming namumblema. Kapag gumagawa daw ng ritual, puro buong dahon ng laurel ang ginagamit, paano naman daw yung durog-durog? Kaya huwag na tayong mamblema sapagkat ang mga durog na dahon ng laurel ay atin ang gagamitin upang sa ganon ay tayo ay swertihin at makabayad sa ating mga pagkakautang. Simulan na natin ang ritual na ating gagawin. Ang unang step na ating gagawin ay kumuha ka ng isang malinis na garapon. Kahit plastic or babasagin, okay lang. Basta clear at nakikita kung ano ang nasa loob. Ulitin ko, malinis na garapon at olive oil. Kumuha ka ng oil. Olive oil man yan, oil o baby oil o kahit anong klaseng oil. Basta't madulas na pwede nating gamitin na panghalo sa mga durog na dahon ng laurel. Siyempre, hindi mawawala ang mga durog na dahon ng laurel. Ngayon, may mga gamit na tayong gagamitin. Sisimulan natin sa pagkuha ng mga durog na dahon ng laurel at ang mga durog na dahon ng laurel na yan ay ilalagay natin sa loob ng garapon. Okay? Punuin nyo yung garapon na paglalagyan nyo. Kailangan puno siya ng mga durog-durog na dahon ng laurel. At pagkatapos, lagyan nyo rin ng olive oil ang loob ng garapon na may dahon ng laurel. Pwedeng kalahati lang na olive oil. Basta't ang mahalaga, malagyan mo siya ng oil ang loob ng garapon. Uulitin ko, kahit anong klase ng oil ay pwede nating gamitin. At pagkatapos, meron na tayong garapon na may durog na dahon ng laurel at may olive oil. Pwede na tayong manalangin ng isang Ama namin at isang sumasampalataya. At sabihin natin ang ating mga intensyon at ating mga kahilingan. Idasal nyo sa garapon ng taos sa puso ang mga kahilingan at mga nais nyong mabago sa inyong buhay. Kung nais nyong makabayad sa pagkakautang, idasal at hilingin mo rin sa dahon ng laurel. Kung ikaw naman ay may mga anak na sumasagot sa iyo at hindi ka nire-respeto, ito rin ay sabihin mo sa dahon ng laurel. Kung ikaw naman ay may problema ang asawa at yung asawa mo ay hindi na maganda ang pag-uugali at ng bababae, maaari mo rin itong ihiling sa dahon ng laurel. Lahat ng kahilingan ay sambitin at samahan ng isang Ama namin at isang sumasampalataya ko. Kapag nagawa mo na ang panalangin, maaari na natin gamitin ang garapon na may durog-durog na dahon ng laurel. Ngayon, alamin natin ang lokasyon kung saan natin dapat ilagay ang pampaswerteng nagawa natin at ang ritual na ginawa natin ay dapat nasa tamang lokasyon o tamang paglalagyan.
Alam naman natin palagi na sinasabi sa feng shui, sa loob ng tahanan, ang pinakamaswerteng lugar ay sa southeast sector ng ating bahay. Timog silangan ng ating bahay. Yan po ang pinakamaswerteng lugar ng ating bahay sapagkat sa east o southeast sumisikat ang, di ba nga po, sa silangan sumisikat ang araw o sa east. Pero sinasabi sa feng shui na sa southeast po ang pinaka magandang lalagyanan o paglagyan ng ating mga pangpaswerte sapagkat ito ay tinatawag na wealth area. Kung kaya't sa timog silangan ilagay ang mga ginagawa nating ritual, lalo na kung ito ay pangpaswerte upang maswerteng lokasyon at maswerteng dahon ng laurel, kapag pinagsama natin yan, tayo ay lalong seswertehin. Alam naman natin na sa silangan sumisikat ang araw, kung kaya't ang pagsikat ng araw ang siyang magiging dahilan upang tayo ay masikatan ng bagong pag-asa at magkaroon ng bagong buhay at mabibigyan tayo ng isang magandang bukas gamit lamang ang pampaswerte ng dahon ng laurel na inilagay natin sa southeast sector ng ating tahanan. Paano ba natin malalaman yung southeast sector ng ating tahanan? Maari po kayong gumamit ng isang kompas. Ang kompas, hindi nyo na kailangan bumili kasi magastos at mahal. Kung bibili kayo ng kompas, napakamahal. Hindi nyo na siya advisable na bumili. Maari kayong mag-download gamit ang application sa inyong cellphone. Ang inyong cellphone na may application, hanapin nyo lang yung kompas. Digital kompas kung tawagin. At maaari nyo na siyang gamitin. Pwedeng-pwede nyo nang gamitin ang kompas sa inyong cellphone para mahanap natin ang southeast sector ng ating tahanan. Tandaan, ang southeast sector ng ating tahanan ang pinakamaswerteng lugar na pwede nating paglagyan ng pampaswerte sapagkat ito ay tinatawag na wealth area. Ngayon, kung meron naman pong magtatanong sa inyo kung ang nilagay ba nating durog-durog na dahon ng laurel sa garapon ay papalitan, hindi na po natin kailangan palitan araw-araw. Ang gagawin lamang po natin, kapag natupad na ang ating mga kahilingan at ang mga wishes natin ay naisakatuparan at naramdaman natin ang pagbabago sa ating buhay at lahat ng dinasal natin sa garapon na may durog na dahon ng laurel ay nangyari na, doon na lang po natin pwedeng palitan ang mga nalaman ng garapon kapag meron na naman tayong bagong kahilingan. Ngunit hindi naman kinakailangan na araw-araw kang magpalit ng durog na dahon ng laurel sa garapon. Pwede mo itong gawin tuwing natupad na ang iyong kahilingan, pwede ka na ulit kumawa ng panibago nang sa ganon, meron ka na namang kahilingan na maipapatupad at masasabi sa dahon ng laurel. Alam naman po natin na kadalasan kapag ang ating tahanan ay punong-puno ng negatibong enerhiya, yan ang nagiging sanhi kung bakit nabablock ang mga enerhiyang pumapasok sa ating tahanan. Ibig sabihin, dahil sa enerhiya na yan na masama, nagiging dahilan yan upang ang mga swerte ay maging mabagal ang pagpasok sa ating tahanan. Ngunit kung meron tayong nagawa na pangtaboy ng mga kamalasan tulad ng dahon ng laurel na nilagay natin sa garapon at may olive oil, maaari nitong maitaboy ang mga negatibong enerhiya na nagpapaikot-ikot sa ating tahanan. Ang mga negatibong enerhiya na yan ang sumisira sa ating tahanan at nagpapabigat ng ating pakiramdam. Kaya't huwag niyong ipunin yan sa loob ng tahanan. Pakiramdaman niyo, tignan niyo ang buong tahanan niyo. Malinis ba? Maayos ba? O masikip, madumi at magulo? Alam niyo ba? Isa lang ibig sabihin yan. Kung ang tahanan mo ay masikip, mainit, madilim at magulo, puro awa yan ang mangyayari sa inyong tahanan at mabigat ang galaw ng iyong katawan. Yan ay sa dahilang punong-puno na ng negatibong enerhiya ang inyong tahanan. Ngunit kung ang iyong tahanan ay maluwag, maliwanag, maayos at malinis, nakasisigurado akong ang pasok ng blessing ay tuloy-tuloy sapagkat nakikita niyo naman sa aura pa lang ng iyong tahanan ay positibo na. Kung kaya't positibong enerhiya ang mamamayani at mananatili sa inyong tahanan. Kahit ngayon pa lang, simulan mo nang ayusin ang iyong tahanan, simulan mo nang gawin ng isang ritual katulad ng dahon ng laurel at ilagay sa south
east sector ng ating tahanan. Nang sa ganun, magsimulang mabago ang ating buhay, makabayad na tayo sa ating mga pinagkakautangan at nang sa ganun, tayo ay mamuhay ng masaya at matiwasay. Ngunit, palagi nyo ring tatandaan na lagi nyong sasamahan ng pagkilos ang ating mga ginagawa at manalangin ng taimtim. Nang sa ganun, tinggi ng langit ang ating mga kahilingan at tayo ay lalong magtagumpay. Maraming salamat mga ka-money magnet.